Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, naig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia! Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Nagpapasalamat po tayo kahapon sa napakagandang debosyon. Ipinapaubaya po natin ang ating sarili, pamilya at komunidad sa mahal na Birhing Maria, na ibig lahat tayo, kanya mga anak, ay makapunta sa kalangitan. At ngayon din, ang huling araw, bago matapos natin ang Pentecostes, kulminasyon ng magandang panahon ng pagkabuhay. Kaya ating namnamin, muli nating pahalagahan, palalimin natin ang apresyasyon sa panalo, pagwawagi, tagumpay ng pagkabuhay. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, naloba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong ang ginanap naming Pasko ng pagkabuhay ay maisalob namin at maisakutuparan sa pagtataguyod mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa 10 ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador
bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan. Nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Yan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo. At doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Lahat ng mabuti, pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na wala ng batas. Ang poon ay tapat, sa gawang mabuti siya ay nalulugod. At sa piling niya, mabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon, ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo na po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, lumingon si Pedro at nakita niyang sumunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Iyong humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Itong alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito, siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na hindi na kung isusulat lahat, inaakala kong hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya
mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maraming 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 salamat sa inyong debosyon. Pasalamat tayo na may nanay na tuwa lang niya. Ultimong kaligayahan niya. Makita tayo bawat isa sa kaharian ng kanyang anak. Pinaka masaya na ang ating nanay. Dahil ngayon ang huling araw, bukas, ayan na, Pentecostes. Sa Lunes, wala na itong kandilang Paskwal. Lumiit na. Sa Lunes, hindi na dadasalin ang Regina Celli. Babalik na tayo sa Angelus. Kaya yung mga pagbasa natin, katapusan na, pagtatapos ng mahabang kwento. Mahabang kwento. Matatapos, ito yung unang pagbasa, kwento ng unang Kristiyanong komunidad. Si San Pablo ito, si San Pablo. Hahatulan si San Pablo, nasa Roma siya, Roma. Basa. Ha? Yun. Gumakita. Sa Roma siya. Pamahalang Romano, doon siya. Ito, humigit kumulang na 2 taong nanirahan si Pablo sa basa, Roma. Tayo po'y katolikong Romano. Minsan ikinahiya natin, nasa Biblia ba yan? Eh, nandito. Nandito. Romanong katoliko tayo, si San Pablo. At yung mga huling... Kasi ang huling komunidad na hinubog niya, komunidad sa Roma. At dito siya mag-aalay ng buhay, magiging martir para sa pananampalataya. Tutularan niya ang dulo ng kanyang buhay, kapalaran ng kanyang guro, maestro na si Jesus na tumawag sa kanya. Sa Roma, magtatapos ang lahat. Tinuruan niya ang lahat. Natapos niya ang kailangan tapusin niya. Si San Pablo yan. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Juan, katapusan na rin. Ito na yung dulo. Tinatapos na natin lahat. Inaayos na natin lahat. Ililigpit na natin lahat. Isasaayos na. Si San Pedro, pinaalala sa kanya ang kanyang pagmamahal sa Panginoon at pangangalaga sa mga ipinagkaloob sa Kanya. Siya'y magiging unang Santo Papa. At sinabi, katulad ni Pablo, kung anong klaseng kamatayan ang ipaparangal niya sa Panginoon. Crucifixion din, ayon sa tradisyon. Pablo, Pedro, mga haligi ng Katolikong Romanong pananampalataya, nag-alay ng buhay. At hindi lang nagtatapos kay Pablo at kay Pedro, pati si Juan. O, nandiyan ba sa Biblia yan? Naririnig natin, sa Biblia ba yan? Sabi ko, yung Roma, nasa Biblia. Nung isang araw, sinabi ko pa, mula pa sa bibig ng Panginoon, sabi kay Pablo, sasaksi ka, katulad ng ginawa mo sa Jerusalem, sa Roma. Diyos na yon sa Biblia. Nasusulat ba yun sa kasulatan? Eh, sinabi na nga ang kasulatan eh, ayon kay San Juan, ano yung dulo? May mga bagay pa na napakaganda na hindi nasulat sa napakalalim at mahabang Ebanghelyo ni Juan. Marami pang hindi nasulat. Hindi mapupuno ang daigdig. Ang daigdig mapupuno. Pero kulang na kulang ito sa kababalaghang ukol sa mabuting balita kay Jesus. Hindi, ang Biblia hindi hawak ang lahat. Hindi nito kayang
dalhin ang lahat ng kabutihan, kagandahan, kayamanan ukol sa Ebanghelyo ni Jesus. Yan po ang sinabi kaya Pablo, Pedro at Juan. Napakaganda po. Kaya namnamin natin, sariwain natin, dalisayin natin, gawin natin ngayon. Ah, matagal na yan. Noon pa yan, kopong-kopong pa yan. Gawin natin ngayon. Ah, para kanila yan, kila Pablo, Pedro, Juan. Gawin natin atin. Gawin natin ebanghelyo ko. Ano ba ang ebanghelyo mo? Ano ba istorya mo para sa Panginoon? Dapat kung matanda na tayo, kaya mo bang mabuhay sa sarili mo na hindi mo natutupad lahat ng misyon na ibinigay sa iyo ng Diyos? Kaya mo bang makatulog ng mahimbing? Makatulog ka ng mahimbing kung ginawa mo ang lahat ng makakaya mo upang tuparin ang layunin ng Diyos para sa iyo. Kung hindi, inaksaya mo. Kung hindi, hindi maganda ang dulo ng kwento mo. Kung hindi, inaksaya mo, sinayang mo, binaliwala mo. Tama na, pinatamaan ko na kayo. Tayo'y magsisi. Magkwan tayo, iisang buhay natin. At meron tayong, kaya nga itong mabuting balita ng pagmamahal ng Panginoon sa atin, sinuklian ba natin? Sukli lang ha. Di naman hiningi sa atin, bayaran mo ng todo. Suklian mo. Sukli lang. Yun ang kataga natin ng pagmamahal. Ha? Ibinigay sa iyo ng Diyos, sa akin, ng Diyos. Mahiya naman ako. Umiyak naman ako. Mapagabag naman ako. May pag-ibig ang nagmahal sa iyo. Kagandahan ang pumili sa aking pangit ako, makasalanan ako, pinagtiyagaan ako. Alam mo ba yan? Ayun. Mapahalagahan natin ang tagumpay ng pagkabuhay. Sige na po, ha? Sa tulong ni Maria ni San Jose, nawa itong huling araw bago ang Pentecostes, anong laki, gaano kadakila ang pagmamahal ng Poon para sa ating lahat. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, si Jesus na nakipamuhay sa mga tao upang maglingkod bilang pagsunod sa kanyang Ama, ay nagnanais na unahin natin ng higit sa lahat ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Tugon po natin, Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging mga tunay na lingkod na kumikilos ng may pagmamalasakit na katulad na ipinakita ni Kristo sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging tapat sa kanilang mga pananagutan at makatupad sa kanilang mga tungkulin ayon sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga nagdaranas ng kahirapan, naway tumanggap ng lakas mula sa banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga may karamdaman, naway maunawaan na ang kanilang pagdurusa kung titiisin bilang pakikiisa kay Kristo, ay maaaring maging biyaya. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ang ating mga namayapang kamag-anak at mga kaibigan,
naway magtamasa ng kapanatagan sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, Ikaw ang lahat sa amin. Ama, binigyan ng iyong anak ng higit na pagpapahalaga sa lahat ang mga bagay na makalulugod sa iyo. Kahit umantong pa sa kanyang pagpapakasakit para sa sangkatauhan, loobin mo na lagi namin siyang maparangalan sa tuwing ginagawa namin siyang maparangalan, sa tuwing ginagawa namin siyang pinakamahalaga sa aming buhay. Biniling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurin niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay ng banal. Ama namin lumikha, sa banal na paghahain ito, maihanda nawa ang aming kalooban ng pagdating ng Espiritu Santo na siyang ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Inilulong namin sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na Ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngala ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Panggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggantipan.
aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Yeso Kristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang aking buhay.
kaligtasan. Wag na sanang lumayo sa aking pastunan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay ko'y kaloob, alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pahintulutan mong sa aming pagdalangin, kaming itinawid mo mula sa luma patungo sa bago, na dulot ng banal na salo-salo, ay makapagbago nawa sa aming kalooban sa pagsisikap naming ang lumay talikdan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala ng mga pangako sa binyag na ikaw ibigin at pagliling ko ng bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka na Nazareno.